Magandang araw muli, Hernan Mendoza, ang inyong health coach. Ang aking topic for today ay immune system. Bakit sila malakas ang immune system? Ang mga beggar po, ang mga tao sa kalsada, bakit nga ba sila ang lalakas ng immune system nila? At bakit ikaw hindi? Okay, samahin niyo po ako ngayon at i-discuss natin ito ng mabuti, ng maintindihan ng lahat at sana po ma-appreciate niyo ako. Okay, let's go. Compare po natin, no, ikaw. Okay? Meron kang bahay, trabaho, meron kang kinakain, meron kang gamot pag ikaw'y nagkasakit, at kahit papaano, huwag natin sabihing mahirap ang buhay, meron ka pa ring pera kumpara sa kanila. Sila, itong pulube, nasakali lang sila, nanlilimos, wala sila makain, kahit sa health center hindi sila nakakapunta, at totoo naman, wala silang pera. Okay, isa-isahin po natin yan, ha, para mas maliwanag. Ngayon, ikaw, meron kang bahay. Hindi ka tulad nila, totally wala silang bahay. Kapag umuulan, umaaraw, ikaw protektado ka. Sila, hindi. Okay? Yan yung isang malaking pagkakaiba. At meron kang trabaho. Kung wala ka man trabaho, okay na okay pa rin yung buhay mo. Ikumpara sa kanila. Kaya ang layo talaga. At syempre, dahil may bahay ka, kahit papaano may trabaho ka, baka maganda pa nga ang trabaho mo, nabibili mo yung masasarap na pagkain. Natitikman mo yung gusto mong matikman. Sila, itong mga nakikita natin na to, yung masarap na pagkain, imagination lang sa kanila yan. Ikaw, kaya mong bilhin. At syempre, pag sumama yung pakiramdam mo, nakapagpa-doktor ka, kaya mong bumili ng gamot. No, kapag meron kang sakit, madali lang pumunta sa doktor at madali lang bumili ng gamot. Mabilis kang gumagaling. O kung hindi man, nakukuha mo yung gusto mo na makapagpa-doktor. Yan, dahil may pera ka. Ikumpara mo sa kanila. So ito yung isang meron ka. Okay? Ito naman yung pulube. Nasa daan lang sila kung saan abutin ng araw o ulan, wala silang bahay. Saan sila abutin? Baliwala sila sa kanila. Sasabihin natin, ay, sanay na yung mga yan eh. Okay, paliwanag po natin na kung bakit okay lang sila kahit nasa kalsada sila. At ayan ang trabaho nila. Manlimos. Kung may magbigay, okay. Kung wala, wala naman silang magagawa. At ito yung kinakain nila. Yung mga tira-tira. Kung kumain sila, hindi kumpleto sa isang araw. Minsan ikaw tatlong beses, apat, lima pa nga. Sila, minsan lang sa isang araw. Minsan dalawang araw bago makakain. Minsan tatlong araw pa. At hindi magandang pagkain. Kung ano lang yung meron. At kadalasan, tira-tira. Yun lang yung kaya nila eh. At syempre, hindi sila nakakatikim ng doktor. Wala si kanilang, sabi mong sumama pakiramdam nila, wala silang choice, wala ka naman pera, paano kang gagamutin ng doktor? So, sa madalit sabi, hindi sila nakakatikim ng gamot. Wala silang naiinom na gamot. Zero. Dahil,
wala naman silang pera eh. Pambili nga ng pagkain, wala sila eh. Magpapadoktor pa sila. Pag nagpadoktor sila, may consultation fee. Pagkatapos nun, reresetahan sila ng gamot. Eh, pagkain nga, wala silang pambili. Yun pa kaya? So, yan po yung napakalaking diferensya o pagkakaiba mo sa mga pulubi or sa mga beggar. Ngayon, ito rin ang malaking pagkakaiba nyo. Ito ikaw, yan ka, yan ka o, yung unhealthy organs. Okay, dahil unhealthy yan, bakit unhealthy yan? Kasi, lahat ng masasarap, nakakain mo eh. Lahat ng gusto mo, nakakain mo. Kaya si organ, ang internal body mo, madumi. Dahil sa pagkain. Chemicals ng pagkain na kinakain natin araw-araw. Ang mga beggar, wala silang kinakain halos. Kaya, ang immune system nila malakas, palaging malinis ang katawan, ang internal body. Ayan yung napakalaking pagkakaiba natin sa kanila. Baligtad, opposite eh, napakadumi ng panlabas nila, kabaligtara ng panloob. Ganun din sa mga katulad mong malinis yung lifestyle. Lagi ka naliligo, pero inom ka naman ng inom ng soft drinks, ng kape, ng juice. O ang tendency nun, nadudumihan mo nung nadudumihan yung loob ng katawan mo. Dahil sila, wala silang mga ganon, ang linis nila. Okay? Yan yung isang malaking pagkakaiba. Kaya, ang dali mong magkasakit. Kasi weak yung immune system mo. Punong-puno ng basura yung internal body mo. Samantalang sila, malinis yung internal body nila. Bakit? Kasi minsan lang sila kumakain eh. Wala silang gamot sa katawan. Kaya kahit sabihin mong nasa kalsada sila, nauulan na naaarawan, ganun lang kasimple kaya kalakas ang immune system nila. Dahil may panlaban sila. Dahil walang toxic at chemical yung katawan nila. Kung kumain man sila ng marurume o yung basura, madali lang yon na lalabanan ng katawan nila, ng sundalo ng katawan. Kasi walang inaatupag yung mga sundalo nila sa katawan nyo, ang linis. Anong gagawin nila dyan? Nakatambay sila. Nag-aabang lang ng kalaban. Nag-aabang lang ng unwanted substance. Hindi katulad mo, na ikaw, lahat ng immune system mo nasa atay mo, nasa bituka mo, nasa stomach mo, nasa puso mo, may hypertension ka, may acidity ka. So lahat, may anxiety ka pa, lahat ng mga immune system mo busy sa pagre-repair, pag-aayos, paglilinis ng loob ng katawan mo. Samantalang sila, yung immune system nila wala o, kalmado. Andi dito lang yun, nag-aabang lang ng unwanted substance. Kaya, walang puwang sa kanila yung sakit. Naintindihan natin? Malinis ang internal body nila. Ganun lang po kasimple. Yun lang yung pinaka-explanation. Kabaligtaran lang. Malinis ka, panlabas mo, yung loob mo madumi. Sila madumi yung panlabas, yung loob malinis. Okay? So, ganun lang po kasimple ang ating sikreto. So, paano ba yung healthy lifestyle? Hindi naman natin pwedeng sabihin, gayahin natin yung mga pulubi. Kaya mo bang hindi kumain ng ilang araw? Kaya mong magtiis lang sa gutom na ginagawa nila. Ngayon, itatanong pa natin,
Ba't hindi sila nauulcer? Dahil ganun lang ang pagkain nila, paiba-iba. Ang ano po, ang sikreto, ay hindi naman sikreto, ang explanation is simple lang. Ang body natin nag-a-adjust. Sila kung kailan lang may makain, saka lang kakain. So, ang katawan, ang stomach, nandoon lang nagiging active. Samantalang ikaw, kakain ka ng ang normal na kain dapat, alas 6, alas 12, alas 6 ng gabi, o alas 7. Gagawin mo, alas, hindi ka nakakain ng breakfast. Ang tanghalian mo, alas 2. Ang gabi, hapunan mo, alas 9. Misa naman, iniiba-iba mo yung oras ng pagkain. Si body tuloy, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Hindi na niya ma-adjust. Samantalang ang mga pulubi, ang mga beggar, minsan lang, kaya nakakapag-adjust ang stomach. Kaya hindi sila nauulcer. Ayun, healthy food. Tayo, masasarap lagi kinakain. Ikaw, masasarap kinakain mo. Wala, hindi mo na naiisipan yung mga healthy food. Halos wala ka ng gulay, prutas sa pagkain. Puro masasarap na lang. So, puro karga ka lang ng kalga. Karga. No? Ng dumi. So, dapat balance eh. Fruits and vegetable kung kumain ka man ng mga toxic food. Chemical food, processed food. At syempre, dapat maganda tulog mo. Yung mga pulubi, nakita nyo kung saan-saan lang natutulog. Healthy kasi sila eh. Kaya ang sarap, malinis yung katawan nila, malinis ang dugo, ang bilis lang nakakatulog. At syempre, tayo, hindi pwedeng mabuhay nang walang exercise. Oh, bakit yung pulubi, nag-exercise ba yon? Hindi nila kailangan. Bakit? Konti lang yung dumi nila sa katawan eh. Eh ikaw, ang dami mong beses kumain, ang dami mong beses magdumi. So, ang daming, ang lakas ng demand ng dumi mo sa katawan kumpara sa kanila. Kaya ikaw, hindi kaya ng kahit maganda yung, kahit malinis yung kinakain mo at natutulog ka ng maganda, hindi enough kapag hindi ka nag-exercise dahil ang dami mong sinasaksak sa katawan mo, hindi enough para ilabas ng katawan mo. Sila, ang konti lang ng kinakaing madumi, kaya hindi ganun kahirap sa katawan nila ilabas yung dumi. Okay? So, sana po may natutunan tayo sa ating explanation kung bakit ang lakas ng immune system ng mga beggar pulube. Ganun lang po ang trabaho nila. Hindi natin sila dapat gayahin, pero dapat alam po natin itong mga to. Sa panahon ngayon, pag itong tatlong ito ay wala ka, magkakasakit ka talaga. So, salamat po ng marami. Sana po may naitulong ako sa inyong kaalaman, especially sa health. At andito po yung aking page, group, kung okay sa inyo yung aking mga topic, pwede nyo pong i-like, pwede nyo sundan, pwede kayo mag-subscribe sa aking channel. At muli po, maraming salamat.